Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yun uli, inshallah yung lukata, tutuloy natin ngayon yung mga bagay-bagay na napupulot. Maring ito'y napulot sa loob ng masjid, sa labas ng masjid, walang pinagkaiba. Okay, walang pinagkaiba. At yung lukata nga, yung mga bagay-bagay na mapupulot ay nahati sa tatlo. Mga bagay na walang halaga, na pwede mo nang angkinin. Tali, lubid, sintas, piraso ng prutas, bawa kalamansi o ano, o mulberry, alam nga naman hanapin mo pa sino may ari nun. At mabuting naalala ko yun kasi nung narinig ko yung lecture tungkol dito, pinag-aralan namin to. Yun nga, meron kasi tinatawag na ano, na alwaraul kadib, yung huwad o peke na kabanalan. Na meron mga tao, kumbaga, pinapalaki nila yung malilit na bagay samantalang nilalabag nila yung malalaking bagay. So yung mga tao, halimbawa, meron diyang bagay, o, pwede naman pulutin, pwede mo nang angkinin, katulad ng mga tinukoy dito, tali lang naman, o lubid, o pirasong kahoy na panggatong na lang naman yung halaga. Tapos sasabihin niya sa'yo, o huwag mong kukunin yan. Tapos yung tao na yun na nagsabi sa'yo, huwag mong kukunin yan. Kasi lukata, yung tao pala na yun, mandurugas naman. So yung bagay na malaki, nilalabag niya, pero yung bagay na maliit, kumbaga, doon niya ini-express yung kanyang kabanalan. So yun yung tinatawag na alwaraul kadib, huwad na kabanalan. Kaya ko nasingit ito kasi sa lukata, kumbaga, napapractice yung Muslim na magkaroon siya ng mindset ng tunay na kabanalan. Kasi titingnan natin, di ba? Kung yung bagay na mapupulot na lang natin, hindi natin inaangkin, so paano pa kaya yung mga bagay na wala naman talaga tayong karapatan dito? Bawi magnanakaw tayo, o mangungupit tayo, o mangangamkam ng mga bagay na hindi naman sa atin, o kumbaga, hindi naman natin pag-aari. So mas malalayuan yun ng Muslim. Kasi itong ang bagay na pupulutin, may batas at mahigpit ang batas. Pupulutin na lang, di ba? May batas at mahigpit ang batas dito. So paano pa kaya yung magnanakaw ka na talaga? So yung mga bagay na maliliit, pirasong kahoy, panggatong, o yun nga, isang piraso ng lubid, o isang piraso ng kumbaga yung prutas o bunga, yun ay pwede mo nang angkinin, insha'Allah. Pwede mo nang angkinin, pwede mo nang gamitin, insha'Allah. Yung pangalawa, ito naman yung hindi mo pwedeng angkinin. As in, hindi talaga pwede. Hayaan mo lang siyang nariyan. At kasama rito yung mga herbivore na hayop na malalaki, na pwedeng ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ano yung herbivore? Kumakain ng halaman o damo. Kahit anong halaman, actually, pwedeng kainin ng herbivore. Kahit ano yung, kahit dahon ng ano, ng puno. Kasi yung kambing, di ba? Kumakain ng ano, ng dahon ng, anong puno yun? Yung ginagawang punong kahoy? Gemelina. Yung gusto nila yun. Tapos, kumakain din yun ng mulberry at kung ano-ano pa. So yung mga hayop na hindi mo pwedeng pupulutin, sasabihin mo, pag-alagala, pupulutin ko na lang para alagaan hanggang sa makita ng may-ari. So yung mga hayop na malalaki, hindi kambing ha, na-sample ko lang yung kambing sa herbivore. Yung malalaking hayop katulad ng camel, kabayo, baka, mola, o kasama na rin dito yung donkey, hindi mo na yung kailangan pulutin kasi kaya naman protektahan nilang sarili nila hanggang sa makita sila ng kanilang amo. Yung mga ibon na pwedeng lumipad, halimbawa,
yung kalapati. Tapos hindi rin pwedeng angkinin. Diba? Yung mabilis naman tumakbo. Katulad ng mga usa, hindi mo yung pwedeng angkinin. Pero siyempre, usa na yung kumbaga inaasahan mo na merong may-ari kasi meron namang mga hayop na wild. 'Di ba? Pwede mo naman yun angkinin kumbaga kasi hindi naman yun talaga maaring hindi talaga yung pag-aari ni naman. Tapos, yung mga hayop na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili dahil lumalaban naman sila, meron silang pangil, merong kuko. So, hindi mo yung pwedeng angkinin. Hayaan mo lang sila doon sa labas, inshallah. Na, sinasabi nga na mga ito ay yuharram iltikatuhu. Bawal ito na pupulutin na taangkinin. At kasama sa mga ito, actually, kahit yung ibang bagay na walang buhay. Mga bagay na kahit iwan sa kung saan ito naroroon, ay hindi naman masisira. Na kahit iwan mo siya doon, hindi siya masisira, na inaasahan mo na maaring dito siya mapupulot o makikita nung tao na nakawala rito o nakalaglag nung bagay na yun. Halimbawa, malaking kaldero, piraso ng bakal, o iba pang mga bagay. So, iwan mo lang siya doon hanggang sa makita ito ng may-ari. Hindi mo ito kailangan angkinin at hindi mo rin ito pwedeng angkinin. Ngayon sasabihin mo, isipin ng tao, di ba, sayang. Pero nga, sa bagay na ito, ang pinangangalagaan natin dito ay ang karapatan ng may-ari na maibalik sa kanya ang kanyang pag-aari. Okay? So, yan mo lang siya doon. Tapos, pwede mo naman ding ipagtanong, pero huwag mo nang kukunin nga. Huwag mo nang kukunin. Ngayon, sasabihin mo, paano yung pagkinuha ng iba? Hindi ba sayang? Bawa, helmet o ano? So, kung ganong bagay naman na, kumbaga, merong halaga, nandun na siya sa pangatlo. Nandito na siya sa pangatlo. Kung yung mga bagay-bagay, katulad nga ng mga kaldero na hindi naman masyadong halaga, mahalaga. Pero siguro kung talaga yung may value talaga na kaldero. Kasi dito, hinalimbawa kaldero eh. Pero siguro may panahon, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ganun ka-valuable ang bagay na ito. Pero dahil ngayon valuable na ito, so maaaring nandun na siya sa pangatlo. Na maaari mo itong pulutin at hanapin mo ang may-ari sa loob ng isang linggo, i-announce mo ito, hanapin mo siya, yung may-ari, araw-araw sa loob ng isang linggo. Tapos sa natitirang, sa susunod na isang taon, sisikapin mo na mahanap siya at least once a week. At pagkatapos nito, pwede mo na siyang gamitin. Pwede mo siyang gamitin. Pero kapag nakita ito ng may-ari o nakita mo ang may-ari, isusoli mo ito sa kanya. Hindi mo ito aangkinin na sa iyo na. Okay? Hindi mo ito aangkinin sa iyo na. Na dito nga sa pangatlo, ipapauna na rin natin. May mga nagsabi rin naman na pwede mo na itong gamitin, inshallah. Pero kapag natagpuan ng may-ari, isoli mo ito. Kung pera man, pwede mo nang gastusin. Pero pag dumating yung nawalan ng pera at natiyak mo na siya ngayon, di balik mo sa kanya yung pera, yung parehong halaga ng pera na napulot mo, na pag-aari niya. Not necessarily yung eksaktong pera. Ha? Di ba may serial number yung pera, hindi exactly yung pera na yun. Pwede naman. O ang nawala niya ay hayop, kambing na may value, di ba? So pwede mong itago yun. Kasi kaninang sinabi na bawal mong pupulutin na hayop, yung malalaking hayop, kalabaw, baka, ganun. Ito maliit na hayop, pwede mong itago. Dito pala mapupunta yung manok. Tama, kasi may value pa rin naman yung manok. At hindi naman talaga likas na lumilipad yung manok. So nandito siya sa pangatlo. So, pwede mo siyang kupkupin, pwede mong pulutin, pwede mong itago. Pero pag nakilala yung may-ari, isoli mo sa kanya. Isoli mo sa kanya. Ngayon kung makikita mo yung may-ari sa panahon na patay na yung hayop, wala ka na rin isasoli sa kanya. Wala ka na rin isasoli sa kanya. So anyway, lilinawin pa natin yung bagay na yan, inshallah. So meron tatlong uri. Yung pangatlong uri na yun, yung mga lukata na pwede mong pulutin. Merong tatlong uri.
Unang-una, hayawanu, hayawanon maakul. Mga hayop na pwedeng kainin. At pwedeng kainin, ibig sabihin, yung mga hayop na halal, kainin. Kafasil, wasyatin, wadadjajatin. So doon nga, nandito nga sa pangatlo yung manok, hindi doon sa pangalawa. Ha? So kabilang dito yung fasil, yung batang camel. So although kanina binanggit na nandun sa number 2 yung camel, ang camel na tinutukoy doon yung malaking camel. Pero yung baby na camel na maaring mapipinsala ng mabangis na hayop, di ba? Pwede siyang ano, kakainin ng leon o pwede siyang mamamatay sa init o sa lamig. Pwede mong pulutin yun at kupkupin, inshallah. Batang camel at batang kambing. O kahit yung kambing din na may edad na kasi kasama pa rin sila doon sa pangatlo, yung maliliit. At syempre manok. Fahada yulzamu wahidhu ida akadahu al-akidu limalikihi, na itong tatlo na ito, na hayop na ito, ay ang sino mang makakatagpuraw dito ay mahati sa tatlo ang pwede niyang gawin dito. Mahati sa tatlo yung pwede niyang gawin dito. Ahaduha akluhu wa alihi kimatahu filhal. So itong tatlong hayop na ito o iba pang katulad nito ay pwede mong katayin at kainin. Pero kapag ginawa niya ito ay marapat na dun sa panahon ng kanyang pagkatay, itatabi niya na yung presyo ng halaga ng hayop na ito, na kapag nakita yung may-ari, babayaran niya agad yung may-ari. Wow, merong ano diyan, may naligaw na kambing na maliit, kinatay na natin, pwedeng ang katayin na raw. Pero sa panahon na yun na kakatayin natin, nakahanda na yung ating pambayad para anytime makita natin yung may-ari, ay mababayaran din natin siya agad. Kumbaga hindi natin inangkin talaga yung batang kambing. Ngayon nga, may usapin nga dito na paano kung naktagpuan yung may-ari sa panahon na mahaba na ang panahon na lumipas, na inaasahan na hindi na mabubuhay ang kambing sa ganun kahabang panahon. So paano yun? Babayaran pa rin ba natin yung ano, yung may-ari? So yung nga katulad na banggit ko kanina, kung halimbawang yung kambing inalagaan mo o yun nga yung napulot mo, inalagaan mo, tapos namatay at saka mo lang nakilala yung may-ari, wala ka nang ibabalik sa kanya. Alam ko naman, babalik mo pa yung ano, buto ng kambing. Hindi na. So, ganito rin dito. Kapag lumipas yung panahon na inaasahan mo na kumaga, mamamatay na rin naman yung kambing na yun kung sakaling hindi natin niluto, so, wala ka na rin babayaran doon, inshallah. So, dito, maaring merong limit nga yung panahon kung hanggang kailan nagiging lukata ang isang bagay. Kasi mga bagay nga na hindi nasisira, alimbawa may napulot kang relo, o hindi naman siya nabubulok, di ba? Hindi naman siya namamatay. Yung relo, hindi naman namamatay. Mawala ng battery yun, pero hindi yun malulusaw o madidecompose. So yun nga, pwede mo nga yung gamitin, pero nananatili yun na pag-ari property nung nakahulog dito, yung nakawala nito. Hindi mo siya angkinin na sayo. Na anytime nasa puso mo, kumbaga, na kaya mo itong isuli at ibigay doon sa original na nagmamay-ari. So ngayon, mga hayop na pwedeng kainin, pwede siyang katayin mo, pero ihanda mo na agad yung pambayad dito kapag nakita yung may-ari. So ibig sabihin, kung hindi mo pa nakikita yung may-ari, nakatabi lang talaga sa iyo yung pera na yun. Nakatabi na talaga sa iyo yung pera. Kumbaga, nakaredy ka na i-compensate yung may-ari anytime na makita mo siya. Kasi nga hindi mo inaangkin na sa'yo talaga yung kambing. Okay? Pangalawa, bay'uhu wal ihtikadu bithamanihi li sahibihi ba'da ma'rifati awsafihi. So maaari mong ibenta naman itong kambing na ito, halimbawa, o manok. Maaari mo itong ibenta. At ang pinagbentahan mo ay ibibigay mo doon sa may-ari kapag nakilala na siya.
kapag nakilala na siya. Pero siyempre, yun nga, ang ibang mga scholar mayroong pananaw na kung lumipas na yung panahon na lampas na ito sa panahon na inaasahan na buhay, yung hayop na yun, ay maaring hindi mo na maisasolid na rin yung presyo. Kasi kung halimbawa hindi mo kinatay yun, patay na rin yung kambing. Patay na rin yung kambing o yung manok. Anyway, lilinawin pa natin ito, inshallah, kasi baka meron pang ibang opinion dito. Pero ito na yung naalala ko sa usapin na ito. Kasi sa mga usapin kasi na ito, yun nga, ang kaalaman kasi malawak. So maaring merong kaalaman na dumating sa iyo na pinanghawakan mo ng ilang panahon na inaakala mo na ito ay tama. Tapos bandang huli, meron palang mas tama. Kahit sa mga sahaba nangyayari yan. Halimbawa, kay Ibn Abbas tsaka kay Ali bin Abi Talib, nagtalo sila minsan. So pareho matalino to. Hindi to ano, hindi to bopols na nag-usap lang tungkol sa bagay na hindi naman talaga naiintindihan. Si Ibn Abbas, di ba? Sino ba siya? Anak ni Abbas. Ibn Abbas nga eh. Tarjumanul Quran. Siya'y nangungunang tagapagpaliwanag ng Quran. Si Ali bin Abi Talib, pang-apat na khalifa. Hindi ko alam kung saan, kailan eksakto itong pag-uusap nila na ito. Pero malamang, pagkatapos ng Khaybar, pagkatapos ng Fathu Makkah. Si Ibn Abbas, ang alam niya, pwede ka pa rin mag-mu'ta. Ay, mu'ta. Muta'ah. Muta'ah yung temporary marriage na tinatawag. As in, marriage na pag-aasawa na temporary. As in, mga ilang araw lang. Ang intention mo talaga sa kasal na yun, panandalian lang. Bawa, madidestino ka doon sa isang lugar. Asawahin mo yung babae, isang buwan, dalawang buwan, hanggat nandun ka. Tapos pag-aalis ka na doon, maghihiwalay na kayo. Pinahintulutan yun sa mga naunang bahagi ng Islam. Pero kalaunan, pagkatapos ng digmaan sa Khaybar, pinagbawal yun. Kaya sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kay Ibn Abbas na actually may sinabi pa nga siya ngani, parang ano, ganito mag-usap talaga yung mga sahaba. Hindi ko maalala eksakto ni sinabi ni Ali, pero sinabi niya, tunay na ikaw ay lalaki na nagkakasala o nagkakamali. So sinabi niya yun kay Ibn Abbas. At syempre, hindi rin naman yun minasama ni Ibn Abbas. So kasi nga, nagkamali naman talaga siya. Okay? Pero pag ngayon yan, gawin mo yan, ipopost ka kagad nun. Magpaparinig agad yun sa Facebook. Ayusin niyo naman yung ano, ayusin yung pakipag-usap niyo sa tao. Balat sibuyas mga tao ngayon eh. So yun nga, nalaman ni Ibn Abbas na ipinagbawal na yung muta'a at ipinagbawal na yung pagkain ng donkey na alaga mo. So naging haram na siya. Yung donkey na halaga mo, alaga mo, haram na. Haram siya na kainin. So minsan may ganun eh. Kaya inshallah, anuhin ko pa itong ano, tong ibang mga bagay dito. Tapos may tinanong pa si Rashid nung nakaraan. So paano yung halimbawa, hindi ko pa nga natatanong, wala sa isip ko eh. Itanong natin inshallah. Ang lukata na yung hindi nasisira, di ba? Nasa yun, nasa yun. Tapos mamatay ka. Pwede ba siyang isama doon sa mga mamanahin ng mga tagapagmana mo? Di ba? Ang tindi, no? Naisip niya, ako hindi ko naisip yun eh. Pero siya naisip niya yun, mashallah. Yan ang mga tanong. Hindi yung ano, yung kung ano-ano lang, kakatalakay lang natin kanina, tapos tatanong mo na naman maya-maya. Ganyan yung mga tanong na ano, nag-iisip. Hindi, yan yung tanong na ano, kumbaga kapuri-puri. Pero may tanong din na nakakabwisit eh. Yung doon sa pangalawa, yun nga, pwede mo itong ibenta. At pangatlo, hifduhu wal infaku alihi min malihi. O hafidahu, tama, hifduhu wal infaku alihi min malihi. So pwede niya itong pulutin at pwede niya itong kupkupin. Hayop na buhay yung tinatalakay natin dito, di ba, na pwedeng kainin. Pwede itong alagaan at tustusan niya. Kasi papakainin niya. Kung napulot nung manok, papakain mo ng pids, so pwede, yun. Pwedeng maging ganun ang nangyari. Pero wala yamlikuhu. Hindi pa rin niya ito pag-aari. Pinapakain niya lang, binuhay niya lang yung kambing o yung manok. Pero, wayarji'u
binafakatihi ala malikihi idaja'a wastalamahu. Pero kapag dumating yung may-ari at nakilala nga yung may-ari, isusolin niya yung hayop na yun, yung manok o yung kambing, pero sisingilin niya kung ano man yung nagastos niya dun sa pagpapalaki nung o pag-aalaga dun sa kambing o sa manok. Bawa, yung manok, kumain ng ano, 5 kilong pids. Siguro sa pagtatansya mo lang, sisingilin mo rin yun. Pero kung ganun ka maningil, baka hindi na rin yun kunin na lang nung may-ari. Kasi ano na, kumbaga, magiging liability na siya. Makuha man niya yung manok niya, tapos ginastusan mo naman ng yung pids pa na pinangpakain mo, ano, yung mamahalin, yung pinakamahal na pids, yung panabong. So, ganun yung gagawin para kumaga, mabawi mo rin yung nagastos mo. Nasa Islam nga, hindi tayo nang-aapi o nanlalamang sa iba, at tayo rin naman, hindi rin naman tayo papaapi at magpapalamang, kumbaga, hindi rin, patas lang. Patas lang ang labanan palagi, inshallah. So merong hadith, sino may nagulat ito? Iniwalat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So meron daw, nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa isang babaeng tupa. So sabi niya, kudha fa innama hiya laka aw li akhika aw li dhi'bi. Maari mo itong pulutin, yung babaeng tupa, dahil ito ay para sa iyo o para sa kapatid mo o para sa lobo. Yung wolf. Hindi yung balon, ha? Yung wolf. Okay? Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, annaha daifa, so pwede mo itong pulutin kasi ito'y mahina. So pwede itong mamatay sa init, sa lamig kapag wala itong masisilungan. Pwede itong kainin ng mabangis na hayop na ito nga ay aradatan lil halak. Naka-expose ito sa iba't ibang mga panganib. Mutaraddida bayna an ta'khudaha anta aw ya'khudaha gayrak aw ya'kuluha adib. Na maaring mangyari na yung tupa na yun ay pupulutin mo at ikaw ang mag-aalaga dito o ibang tao ang mag-aalaga rito, ibang makakapulot. O kakainin ito ng wolf, ng lobo. So meron kang pagpipilian dito na siyempre ibig sabihin din ito, pinahihintulutan. Pinahihintulutan. At mabuting nabanggit ito rito kasi kung babalikan nga natin yung number 2, bakit hindi pwedeng pulutin yung kambing, yung camel, yung baka, kalabaw, kabayo, katulad nun, kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Okay? Kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pero yung maliit na hayop, so maaring mapapahamak sila dun sa kung nasaan man sila naroon. Again, sinabi ni Ibn al-Qayyim, sinabi rito, kala Ibn al-Qayyim fil kalami ala hadal hadith al-sharif. So merong komentaryo si Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa fihi jawasu iltikatil ganam. Narito sa hadith na ito ang pagpapahintulot na mamulot ka ng ganam. Yung ganam, actually kapag sinabi yung ganam, kasama na rito yung kambing tsaka tupa. Okay? Although, specifically pag sinabing ganam, kambing. Kasi yung tupa, madalas binabanggit ito bilang ano, bilang shat o tinatawag na shat. Pero pag sinabing ganam, so pwedeng yung mga hayop na ganito kalaki. Kasi laki niya, yung kambing, tupa, at iba pa. One na shat, idalam ya'ti sahibuha, na maari mo itong kunin kung hindi ito kinuha nung may-ari nito. O kumbaga, nawawala nga ito, naligaw, na wala siya sa may-ari nito. Fahiya mulkun mulkul multakit. At ito ay maituturing na mulk ng nakapulot dito, ng multakit. Pero nga, sa konteksto dito, sa lukata, bagaman sinasabi ditong mulk, hindi ito katulad ng mulk na pag-aari natin sa ibang bagay na kumbaga totally pag-aari na natin. Kasi nga, nananatiling lukata ito,
na dapat na isauli sa may-ari. Pag-aari pa rin ito ng sinumang nakawala nito. Fayakiro bayna akliha filhali wa alayhi kimatuha. So, pwede siyang mamili kung kakainin ba niya ito sa oras na yon at ihahanda niya ng pambayad dito. Wa bayna bay'iha wa hifdu thamaniha, o kaya ay ibebenta niya ito at yung napagbentahan niya ay itatabi niya para i-solid din doon sa may-ari kapag nalaman na kung sino ito. Wa bayna tarkaha wal infaq alayha min malihi. O kaya pwede rin naman mangyari na iiwan niya ito, pabayaan niya lang. Hayaan niya na ano, hindi na niya kukunin yun. O maari rin naman na itatago niya ito, kukupkupin niya at tutustasan niya ito na mapakain niya mula sa kanyang yaman. Wajma'u ala annahu law jaa sahibuha qabla an ya'kulaha al-multaqit lahu akduha. Ngayon nga, sinasabi rin naman na, di ba sabi, pwede mo nga itong kainin o pwede mong ibenta o pwede mong alagaan, nasisingilin mo rin doon sa tao, sa may-ari, yung mga halaga nito na nagamit. Pero kung bago mo pa magawa yung tatlo na ito, bago mo pa siya makatay o makain, bago mo pa siya mabenta, o bago mo pa siya mapakain na gumastos ka na talaga sa kanya para singilin yung may-ari, kung bago pa nangyari lahat ng ito ay nakilala na yung may-ari, ay dapat mo rin naman na isauli ito sa may-ari agad-agad. Dahil siya naman talaga ang tunay na mayroong karapatan dito, alhamdulillah. Siya ang tunay na may karapatan dito, alhamdulillah. Pangunahing karapatan. Kumbaga pinaka, mas may karapatan. Kumbaga awla, filhukuk. Siya ang kauna-unahan sa mga may karapatan. Kasi sa Islam, oo, may karapatan ng bawat isa. Okay? Pero ang karapatan na yun ay mayroong hangganan. Hindi mo pwedeng sasagasaan ng karapatan ng iba para lang kunin mo yung karapatan mo. Okay? Hindi mo pwedeng sasagasaan yung karapatan ng iba para lang makuha yung karapatan mo. Halimbawa, yung tao, meron siyang karapatan sa kalsada, halimbawa. Meron siyang karapatan doon sa kalsada na dadaan siya doon. Ngayon, sa pagdaan, tuwi ng dadaan naman siya, kumbaga nabubulabog naman yung ano, yung kapitbahay kasi yung sasakyan niya maingay o ganong bagay. So hindi rin naman niya pwedeng gagawin yun. Huwag siyang mag-ingay habang siya ay dumadaan doon. Maingay na sasakyan, ibig sabihin, yung sinasadya niyang paingayin, bumubusina o sinasadya niyang patakbuhin ng mabilis. So meron kang karapatan doon, pero may hangganan ang karapatan mo. At ang hangganan ng karapatan mo ay kung saan nagsisimula ang karapatan ng iba. Okay? So dito, pangunahing may karapatan doon sa nawala, na hayop. Yung naging talakay natin ngayon, nakapokus na doon sa mga hayop na pwedeng kainin. So bukas, matatalakay pa natin iba pang uri ng hayop, inshallah na napupulot. O mga bagay na kumbaga mapupulot at ano yung mga pwedeng gawin sa kanila, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh paano yung nagano, nangangalakal pala? Na nakita niya sa basura. Ano, lukata pa rin ba yun? Tinapon na sa basura eh. Ah. Tinapon na, hindi na siya lukata. Hindi siya nawala. So yun, pwede niyong angkinin talaga. Sa inyo talaga yun. Uso pa naman sa Saudi yan. Uso pa naman sa Saudi. Kasi may basurahan doon, makapulot ka ng sopa. Makapulot ka ng kung ano-ano. Minsan appliance, laptop pa. Mashallah. So yung ganun, hindi na lukata kasi sinadya ng itapon yun. Yung lukata, yung para malinaw, yung ano lang, nawala, nalaglag, ganun, inshallah. Linawin ko lang, baka may mapulot yung kambal, iba. Pag nasa basurahan, ibig sabihin, tinapon na yun.